Inilunsad ng Department of Education o DepEd San Jose City ang Kapitbahay Ko, Guro Ko Project na naglalayong isulong ang mataas na kalidad ng edukasyon. Ayon sa DepEd San Jose City School Division Superintendent Johanna, isa sa mga inisyatibo ng dibisyon ang nasabing proyekto upang masiguro ang kalidad ng edukasyong matatanggap ng mga nasasakupang mag-aaral sa siyudad sa kabila ng kinakaharap na sitwasyon na bunsod ng COVID-19 pandemic. Aniya, batay sa resulta ng kanilang isinagawang survey, ay maraming mga magulang o guardian ng mga estudyante sa siyudad ang nangangailangan ng sapat na kaalaman upang magabayan ang mga anak sa pag-aaral. Kung kaya't bilang solusyon ng kagawaran ay nagkaroon ng mapping ng lahat ng mga guro mula kindergarten hanggang senior high school na tututok o tutulong sa mga mag-aaral mula sa partikular na barangay o lugar sa siyudad. Ibinalita din ni Gervacio na hindi lamang ang mga guro ang dumaan sa mga pagsasanay hinggil sa mga bagong pamamaraan ng pagtuturo, kundi ang mga magulang ng mga estudyante kung papaano magagabayan sa pag-aaral ng mga anak. Aniya, nasa higit 3,000 mga magulang ang lumahok sa mga pagsasanay na isinasagawa o online, at mayroon ding ilang piling dumalo sa mga aktwal na pagpupulong. Pahayag ni Gervacio, sa siyudad ay ipinapatupad ang blended learning o kombinasyon ng printed modular at open digital, na kung saan ang mga mag-aaral ay bibigyan ng USB o OTG or on-the-go drive na naglalaman ng mga leksyon upang kanilang mapag-aralan. Mapalad aniya ang kagawaran dahil sa suportang natatanggap mula sa mga stakeholders, partikular na ang tulong na binibigay ng pamahalaang lungsod ng San Jose na naglaan agad ng 29 million pesos na pondo para sa pagpapakabit ng internet connection, wifi hotspot sa lahat ng paaralang nasasakupan. Paliwanag ni Gervacio, ang lahat ng eskwelahan ay lalagyan ng booster o transmitter upang magkaroon ng internet connection ang mga guro at estudyante. Nakapagpamahagi na din aniya ng mga laptop ang pamahalaang lungsod ng San Jose para sa mga school heads upang mayroong magamit ang kada paaralan sa paggawa ng mga material sa pagtuturo. Nasa mahigit 26,000 USB OTG naman ang ipamimigay din ng pamahalaang lokal sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang senior high school. Plano din na pamahalaang lungsod ng San Jose na makapagpatayo ng sariling studio na mayroong kompletong teknolohiya at mga kagamitan para sa paggawa ng mga video learning materials na kailangan sa pagtuturo. Para sa Balitang Nueva Ecija, ako, Sininya Kayaban, para sa DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.